pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang tinatawag na superfood. Sabi nga nila, itong pag-uusapan natin ngayon ay makikita natin sa kung saan-saan pero nabibigay sa atin ng napakaraming benefits. Ang pag-uusapan natin ngayon ay malunggay at meron tayong makakasama from Baras Catanduanes na nagpa-process ng malunggay. Kaya abangan niyo po yan, ito ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, makakasama po natin ay galing po ng Baras Catanduanes. Siya nga po ang presidente ng Happy Farmers Producers Integrated and Livelihood Association Incorporated. Kasama po natin si Ma'am Luz Biminda Oropesa. Hello po! Okay, Happy New Year! Happy New Year, ma'am! Yes! Finally! Start na naman tayo ng panibagong simula sa buhay. And start natin to with a positive note. Kami dito sa Catanduanes, kami po ay nasa isang fifth class municipality. Meron kaming women's organization na ang tawag ay Happy Farmers Producers Integrated and Livelihood Association. Nag-umpisa ho kami dito ng 2013 at naging national awardee na rin ho kami. Na-recognize naman kami ng Department of Agriculture, ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, sa kapanahonan na ito na kailangan talaga natin ang pangdagdag kaalaman at dagdag nutrition sa ating mga katawan para labanan si COVID. So, andito po kami ngayon para gumawa ng mga iba-ibang veggies in capsule form para ma-distribute o mapakinabangan ng iba para sa kanilang nutritional requirements. Nagpo-produce kami ng serpentina capsules. Yun, ginagamit po natin para sa dun sa may mga matataas na blood sugar at mataas din ang BP. Gumagawa din po kami ng ampalaya capsule, guyaba no capsule. Kung anong gusto po ninyo, gagawin namin. Kaya minsan, may mga clients kami na etong pinagagawa nila. Kung tinatanong ko meron kami ng ganito, so katulad nung sabay snake grass, bihira kasi may ganon, gumagawa din po kami yan for cancer prevention. Or ngayon kasi sobrang daming taba na kinain nung nakaraang Christmas. Minsan kailangan ho natin pang tunaw nung mga yun na kailangan natin yung tinatawag natin sampalukan o yung chang kapiyada. Para mga stone breakers. Ang ginagawa ho namin ay food supplements. Food supplements ho siya made of plant-based. Mga plant-based food supplement kasi yun ang compatible sa katawan ng tao. Mabilis siya matunaw, mabilis siya ma-absorb ng katawan. So mabilis ang pagbigay niya ng additional nutrients na kinakailangan ng bawat isa sa atin. Opo. Ang kagandahan pa ho ng source ho ng, kasi marami ka namang makukuhang ganitong product kahit saang lugar. Kaya lang, particularly, maganda sa Catanduanes kasi we are organic by neglect. Kasi talaga hong bihira dito ang gumagamit ng mga synthetic fertilizers. More organic. Kaya mostly, yung mga compost na lang talaga. Yung mga
kinaugalian na kung paano ang pagpataba ng lupa. Tapos sagana kami sa bagyo. Kaya yung bagyo namin, yun ang nagiging natural cleansing ng atmosphere. Ah, okay. So ma'am, parang ang nangyayari. Kasi yung bagyo, sometimes they take it as parang sumisira ng mga pananim, malaking challenges once na binagyo sila. Pero sa inyo, you take it positively. Kasi usually, yun ang naturalidad ng yes, kasama nature. Na talaga. Yun ang nature. So you don't have to fight for it. Kaya dapat you adapt with the situation yes, and look at the positive side. So iniisip namin na pag binagyo ka, kasi ang kaibahan namin over the others na bihira daanan ng bagyo, yung bagyo naging part na ng genes. Kaya yung react, yung anticipation mo pag dumadating ang bagyo, handang-handa na yung tao. Part na lang na pag nag-announce ng bagyo, dapat ganito na yung handa na gagawin. Kaya halos zero casualty ang bagyo dito. The following day, we have to go on living. Hindi naman kami umaasa na dumating pa yung ganito, ganyan. Kasi magugutom. So the following day, ang tao talaga dito, grabe na ka-resilient sa bagyo. Yes, life goes on, sabi nga. Life goes on. Then at the same time, ang positive ano din naman yun, na nalilinaw, naaano mo ang atmosphere mo, nalilinis mo. Then, yung mga toxic elements sa atmosphere, sa ano yan, nawawash out na na yun ng bagyo. Yes. Then we start moving again, start life again. At yung malunggay ay isa sa mga 3 days, 4 days after bagyo, may leaves na ang malunggay. Sige nyo, pag-usapan natin itong malunggay. Kasi malunggay is karaniwan, nakikita lang natin niya kung saan-saan. Pero ngayon talagang itinatanim na natin. Parang commercial, kino-commercialize na natin itong malunggay. Sa inyo ma'am, paano ang pagtatanim nyo ng malunggay and gano'ng ka-resilient ito sa bagyo? Sa amin, ginagawa namin bakod sa bahay ang malunggay. Ganun siya, mabilis tumubo ang malunggay, higit na sa tabing dagat. At ang kagandahan ng malunggay dito, kasi na-absorb din niya yung nutrients coming from the sea. Kaya ang nakukuhan, ang malunggay mo ay talagang malinis. And at the same time, yung energy ng dagat, energy ng clean air, yung energy din siguro ng kasipagan ng mga tao, na-absorb na rin ng malunggay. And at the same time, yung lupa namin, negative siya sa toxicity. Hindi katulad sa urban area na maraming sasakyan, so maraming carbon dioxide. Yung carbon dioxide din, ma-absorb yun ng iyong malunggay. Tuwang-tuwa ka kasi mataba yung malunggay mo. Pero pag i-analyze mo yung malunggay mo, ang dami ng lead content na hindi hindi kailangan ng katawan, poison sa katawan ng tao. Kaya mas maganda yung galing siya sa isang lugar na malinis ang environment para mabigyan din ng magandang produkto ang katawan ng tao. Opo, ma'am, sa bagyo, hindi ba madaling matangay itong mga malunggay? Kasi alam naman natin, ang pinaka-branches ng malunggay hindi naman ganun kalalaki. Usually, ganito lang siya isang ganyan, no? Oo, pero may makikita ka dito na malunggay na kasing laki na ng hita. Mga malalaki na talaga sila. Madali lang naman kasi pag tinusok mo yung malunggay after how many days, yung ginagawa niyo for the planting. Oo, stem. Bira kami magplant ng farm seeds. Kasi ang tagal magtubo ng seeds. So ang pagtanim namin is from the stem. Siguro yung malunggay namin dito is adapted na siya sa environment, adapted na siya sa climatic condition. Kaya mabilis na siyang magtanim at mabilis na siyang mabuhay. Opo. After typhoon, yun na kaagad ang kinukuha. Di ba pagkatapos ng bagyo, lucky me kaagad. Oo. Lucky me. Pwede lalagyan na nila ng malunggay. Malunggay, opo. After 3 days, may malunggay na yon. Kaya something nutritious na makakain ng tao. I can't imagine yung inyong lugar. Feeling ko ang healthy ng mga tao dyan sa dami ng malunggay.
ano, healthy siya kasi sa exposure din niya sa elements of nature. Kasi ang tao, you should be exposed to air, di ba? Dapat malinis ang air mo, malinis ang tubig mo, malinis ang environment mo, malinis ang kinakain mo. Then, pag isama-sama mo yun lahat, it would give you a healthy and yung ano, healthy body. Yes. Nabanggit mo, ma'am, ang inyong malunggay malapit sa tubig-dagat. So, mga ang inyong lupa dyan, mga sandy loam. Oo, sandy loam. Ano, ang mga malunggay usually sa mababa lang na altitude. Kasi pag mataas, hindi naman na gusto ng malunggay yun. So, halos sa rice fields o higher sa rice field, andun lahat na kaano ang malunggay. Pero makakakita ka ng malunggay dito, halos ginawang fencing na lang ng bahay. Oo. Maganda kasi siyang pambakod. Okay. Ito talaga. Bakod. Eh ma'am, mayroon bang certain variety ng ng malunggay o moringa na tinatawag natin para po i-capsulize? Dito sa amin, ang ginagamit namin ay native na malunggay na talaga. Hindi kami yung, di ba may uso ngayon na Chinese malunggay or what? Hindi. Yung native malunggay talaga namin, kinakapsulize namin siya. Usually, kukunin mo siya pag matured na yung pang pitong tangkay mula sa taas. Yung magka-count, huwag yung talbos, kundi yung dito pa, yung medyo green. Green na green siya. Then, pagkatapos namin kinuha, iwa-wash natin siya sa water with salt. Then, tapos ibinibitay na namin isa-isa. Nakabitay sa net. Opo. Kasi hindi siya pwede. Yung dahon o yung ano? Tangkay. Yung may mga sangasanga na maliit. Yung mga tangkay niyon. Parang itatali mo siya. Then, parang mayroon kang sampayan na gano'n. Air dried. Tapos ibibitay-bitay mo. Air dried siya. Then, dapat hindi siya exposed sa sunlight. Opo. Okay. Meron isang room kami, na close room, na doon siya ini-air dry. Parang doon mo na lahat sinasampay. Then, may net sa ilalim. Kasi pag natuyo siya, yung mga ano niya, usang dahon babagsak. Opo. Ah, so hindi mo na siya, di ba, pagka tayo pinaghihimay ng malunggay. Matagal yun. After 3 days, pag na ano yun, pusa na lang yung babagsak. So 3 days, babagsak na siya. Tapos i-collect niyo na. After nyo makulek, ano ang proseso, ma'am? Makakulek po namin ng ganon, ilalagay na namin siya sa stainless table. Tapos yung now, i-dry pa rin siya, naka-dry pa rin siya hanggang maging crunchy na. Yung pag ginanon mo, yung mabilis na siya, parang na ano, nadudurog na. Nadudurog na siya. Apo. Pag nadurog na siya, yun na yung aming ano na, ito 10% ay ano na to, 3% moisture. Mm-hmm. 3% moisture na, pwede na namin siyang i-powder para makapsulize na. Oh. Ma'am, itong mga ano niyo naka-powder, yung pina-powder niyo, gaano katagal pag nilalagay natin sa capsule? Madali, mabilis lang naman ang paglagay sa capsule. Kaya lang, hindi siya kasi balis nung commercial na pagka-capsulize. Kaya lang, kasi mabilis sa commercial na pagka-capsulize na mga... Sa inyo yung mano-mano ba? Hindi. Meron din kaming capsulizing machine na manual. Pero halos mano-mano din. Ang advantage nun is pure malunggay talaga siya. Kasi pag yung commercial na capsulizing machine na ang gagamitin mo, gagamit ka na doon ng flowing agent. May nilalagay siyang flowing agent sa silica, bentonite, para mabilis ang pagpasok sa capsule. Kasi pag pure moringa, hindi yun papasok lahat sa capsule. Kaya yung commercial na moringa, may kasama pa siyang additives. Hindi siya pure moringa. Yung sa amin dito, ang kinakapsule namin is pure dehydrated moringa. Tapos ang ginagamit na lang namin na parang medyo tumagal siya sa kanyang pagkakapak kasi nakapak siya sa black na ganito namin. Nakapak na siya. Nilalagyan ng adsorbent.
Ito. Kasi yung ito ang ano yung moisture. Moisture. Opo. Ito yung paano aming... natin ano? Tinatanggal yung heavy metal sa ano, dried moringa. Hindi mo siya matatanggal yung heavy metal na yung kasi inherent na siya, nakasama na siya ng leaves. Kaya careful ka kung saan mo itatanim yung malunggay. Kasi pag akyat niya galing sa root, sa lupa, nasa lupa kasi yung mga heavy minerals, pag ano niya galing sa lupa, yung mga minerals na yun, ano, aakyat na yun papunta sa leaves. Yes. Or else, kung highly urbanized naman yung lugar mo, yung carbon dioxide galing sa sasakyan, galing sa atmosphere, ma-absorb na rin yun, mabibreathe in ng leaves. Oh. Oh. Kaya from the atmosphere, tsaka from sa lupa, dun manggagaling ang iyong heavy minerals. Kaya mangyayari, i-analyze muna ang lupa sa presence of heavy minerals. Hmm. So ito yung advantage sa inyo. Kasi ang inyong lugar, eh, hindi naman ganun ka contaminated. Hindi urbanized. Hindi kami urbanized. Kulang ang sasakyan. Oh. Bilang mo lang yung sasakyan dumadaan. Kaya wala siyang masyadong ibinubugang carbon dioxide. Saka malapit sa dagat. So yung hangin galing sa dagat na which is tinatawag natin na fresh air, ay yun yung nakukuha ng ating moringa dyan sa lugar. Saka yung maraming elements in nature na naa-absorb niya. Kaya ang moringa, napakataas ng protein content. Yes. Mataas niya. Pwede mo siyang kung sa veggies, di ba sa mga... Kaya marami kaming kumukuha dito ng capsules yung mga vegetarian. Kasi yun ang ginagawa na nilang substitute for meat. Tapos ang taas din ng phosphorus niya. Tapos sa lactating mothers naman, dapat 2 months yan, bago kamalang... Kaya nila lang kilala ang malunggay. Sa pagpapagatas ng ina. Mga 2 months bago manganak, nagtitake ka na ng malunggay in preparation. Kasi kung hindi, makukuha ang calcium ng iyong ngipin, ng iyong mga bones. Kaya dapat mag-intake ka na nun ng marami in preparation sa next step para yung baby mo maging ikaw at yung baby mo ay maging malusog. Opo. At saka ang malunggay din na ay tinatawag nating superfood. Dahil mataas din po ang vitamin C na to. Saka potassium, ma'am. Parang nabasa ko. Potassium, magnesium. Ang banana sa potassium. Ito nga. Yung libro ng ano, diba? May book tayo nung ano sa alternative medicine ng ano PITAC sa DOH. Opo. Ano, nakalagay na diyan lahat ang kanyang ano contents, ang kanyang nakalagay na din nutritional facts, nutri facts niya. Kaya ang dami yung micro elements na kailangan mo sa katawan, makukuha mo sa malunggay pag hindi processed. Kasi pag pre-process mo to, kasi yung iba binababad muna sa alcohol or what para maabsorb niya yung mga high tech na ano, pag inabsorb niya yon, nawawala na dun yung mga micro elements, nababawasan na. Kaya yung medyo ano lang backyard production yun, hindi yun natatanggal. Ang nawawala lang ay water kasi dinehydrate mo. Yes. Oo, dehydrate. Then at the same time, if you believe on sources of energy, usually the hands that makes it contribute to the energy of the capsules, that of the food that you have. Kasi yung mga machine-made, ang humahawak doon lahat mga metals, diba, stainless, mga ano. Yes, opo. It's lifeless. Lifeless yun lahat eh. Pag ang humahawak dyan is somebody with energy, yung energy na yun, ipapasa mo rin dito. Provided na habang piniprepare mo, ang iniisip mo na lang, this is something to be used by somebody who will need it for ikabubuti ng kanilang health condition. Yes. And at the same time, it would add to happiness. Ma'am, right now, ilan ang inyong tanim na malunggay dyan sa inyong taniman? Marami kaming tanim na malunggay. Hindi dito sa akin na, hindi kami,
Bali, ang ginagawa, yung mga kababaihan, namin dito, dinadala nila, tinuturuan namin kung paano dapat ang pag-collect ng malunggay. Oh, yes. So, dinadala nila dito in bundles, di ba, from different barangays, dinadala, or kung hindi, sasabihin nila, ready na po, pwede na kayong kumuha ng malunggay. So, kami ang pupunta doon at magpipick. Then, we pay for them. Parang additional income na rin nila. Opo. Paano, nabanggit mo, tinuturoan mo sila ng proper way sa pagkuha ng malunggay? Paano ba sa mga pagkuha ng mga tangkay ng malunggay? Iniaano mo kasi yung hindi yung sa dulo. Bali, pag nag-ano ka, pag ito yung stem ng malunggay, bilangin mo 7, pang 7 mula sa taas. Yung dito, yun ang pwedeng kunin pababa. Mm. Yung ano siya, yung malambot, yung tarbulbos pa o yung hindi pa matured. Yes. Hindi pa siya pwede. Dapat yung matured ones. Yung hindi matured na leaves, yun naman ang gustong igulay kasi hindi masyadong mapait. Yun ang masarap igulay. Masarap isama sa munggo, sa mga... Ang gusto nun, yung nasa, ano, malapit pa sa dulo. Opo, yun ang kukunin. Ano yun ang kinakamay lang? Kinukurot lang ba yan? O meron kayo pang gupit? Kinukuha lang. Ginaganon mo talaga. Hindi, gaganon mo lang. O usually, ipuputol mo para matrim mo din yung malunggay. Oo. Kasi pag tinitrim siya, nagkakaroon na naman siya ng shoots o anon. Tapos yung inalis mo, itanim mo na naman. Kaya padami na naman padami. Kaya maganda itong malunggay eh, kasi hindi magastos. Oo. Hindi yung, sa amin kasi, Typhoon Belt siya na, di ba, ang lalakas ng hangin. So, pag nagtanim kami dito ng lettuce o ng mga ano, kailangan may greenhouse. Kasi pag walang greenhouse, ano kami ang tawag sa amin dito, ma'am? The land of the howling winds. Kaya, grabe talaga ang hangin. Parang, if you cannot go to Batanes, go to Catanduanes. Kasi ganun na rin ang experience, mahangin siya. Kaya ang itatanim mo dito, yung adaptable sa panahon. Kung tatanim kami dito ng yung tinatanim sa Laguna, na magagabi nila, why not fruits? Why not ano? Hindi naman pwede sa amin kasi pag dumating na ang buwan ng October, November, December, Wagyu na yan. Opo. Mm-hmm. Yung mga bumay ng prutas mo, magkakalaglagan na yan. Mamumulaklak. Oo, mamumulaklak siya. So, laglag siya. Opo. So, dapat din ang itatanim namin kung ano ba talaga yung mag-a-adapt sa environmental situation na yun dito. Lugi ka pag nagtanim ka ng mga prutas tapos pagdating ng namumulaklak, matutumba lang. Tatangayin lang po ng hangin. Kaya ang focus namin ngayon is more on herbs na kami. And at the same time, siguro by next month, magkakaroon na kami ng moringa oil. Oh. Kasi inaayos na yung aming distilling apparatus. Then, kami din ang nagpro-produce, ma'am, ng ano, sika oil. Si ano, ma'am? Diba kayo? Yung sika, yung ano, gotokola. O yung ano, Centella Asiatica na oil. Di ba yung serum? Yung ginagawang serum sa face? Yung serum! Yung mapaganda! Yung serum! Yun gusto ko yan, ma'am! Yun din ang aano. Kasi yung ginagawa namin mga oil, itong oil namin na to, ang gotukola oil na ginagamit sa pang-massage. May moringa din siya. May moringa din siya na in-infuse kasi yung process niya is infusion. Bali ba, yung dried moringa, binababad namin sa coconut oil for say, mga six weeks para magkaroon ng infusion. Para makuha din niya yung chemicals na andoon sa available sa moringa, malunggay. Matransfer sa oil. Yes. Then, minimix din namin yun with gotokola para merong massage oil. Oh. So, sa susunod ho, gagawa na kami serum na. Nice.
So, galing may capsule. Ano pa ibang product niyo, ma'am? Capsule? Oil? So, ano pa ibang product sa Malunggay? Aha, ano? Gumagawa rin kaming Malunggay balm. Kasi maganda din siya. Balm. Yung, balm? Ano yung balm? Yung ang nilil ang pangpatigas sa kanya ay yung beeswax. Ah, balm, ano yung parang mga tiger balm ganon. Oo, parang ganon. Parang ano nga siya. Pero may lalagyan din. Kulang andun sa ano namin pag Opo. Inuha. Oo. Marami siya actually. Magiging creative ka na lang kung ano. Kasi ang dami namang tumutulong para madagdagan pa namin yung aming products. Usually, yung mga clients na namin, yun ang nagsasabi na, pwede ba kang gumawa ka ng ganito? Yes, gumawa ka, paano gagawin? O ituturo na sa'yo para tapos sila ang gumagamit o nagmamarket. Opo. Sa ngayon kasing COVID, napaka-importante ang pangalagaan mo ang iyong baga, ang iyong lungs. Mm-hmm. At isa sa pinakamagandang pag-alaga lungs is moringa capsules. Ang dami nga natin dapat ayusin na mga yung mga one town one product. Mm-hmm. Kaya hindi naman dapat yung mga mamahalin kasi usually ang mga negosyante dito sa amin ang iniisip nila mag-umpisa ng negosyo. Yung parang bag mga yung uso ngayon franchise. Opo. Oo, sabi ko hindi naman kami pwede mag-franchise kasi ini-explain mo pa, inaano mo pa. Kaya medyo personalized ang pagbenta ng product na pinuproduce namin. Kasi pag nagbenta kami, ma'am, kasama ang puso. Yes. At nakikita ko po 'yon. Ma'am, matanong ko lang, kayo ay geologist. Napunta kayo dito sa farming. Diba? Opo. Pasok naman sa processing. Paano nangyari yan? Kasi nag-work ako as a social, as ano, development officer ng isang mining company. So, nasa Leyte kami noon. Niisip namin, paano ba namin maibalik ang lupa na, na pinagminahan namin? Tama. So, ibinalik yun through yung nutrients ng lupa, binalik namin through organic agriculture. So, doon nag-umpisa sa Leyte. Then, eto din ang mga products na to namin, inumpisa ko rin doon sa Leyte para for the community. Kaya lang, ang kagandahan doon, kasi mapera siya, kasi it's the company who is spending para maituturo talaga doon sa mga naan doon. Unluckily, nagbagyo. Pagbagyong Yolanda, hindi na ako bumalik. Yes. Pero pumupunta pa rin naman ako doon to teach them. Pero another company na kasi ang nag-handle, hindi na kami. Tapos nakita ko rin na mas maganda dito. Kasi yung products mo are, yung raw materials mo are available. Mas yes. Madali lang naman ang pag-ship ngayon to Manila. Opo. Ang dali na yung courier pinipick up na dito sa bahay para i-deliver na kung saan. So natutunugan ko na kayo ay nakapasok sa online selling ngayon. Oo, yun ang trending eh. Opo. Pag hindi ka pa, kasi living in a small community na tayo. Ang hirap nga kasi kaming matatanda, hindi naman kami marunong dyan sa mine. Naka live selling ka, no? Ayoko pwede doon. Ayoko nun sa mine. So, ini-explain na lang namin. Then, yung usually katulad nito, pag may nag-i-interview, so doon namin na-i-explain ng maayos. Kasi dapat maintindihan muna niya ito bago niya. Kasi something sensitive, intake mo yan, yes. Iinumin mo. Kaya hindi ka basta-basta iinom na kung ano pala yan, saan pala yan galing, ito ba'y makabubuti o ano ba, baka kung may ano nang inilagay dito. Diba? So, yung credibility muna namin at nung product namin, ang yun. Pero dito kasi sa lugar namin, nag-umpisa siya ng 2013, hanggang ngayon, wala nang nagbigay ng negative comment. Halos naman maganda. So, yung word of mouth, doon na siya nag-umpisa. Opo.
Ma'am, magbe-break lang tayo, pero sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-uusap tungkol dito sa malunggay o tinatawag nating moringa. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Ma'am Minda at tuloy-tuloy po ang ating usapan tungkol sa malunggay. Ma'am Minda? Sa marketing level, para makalabas ka ng bansa, kailangan mo ng FDA. So dito na dapat pumasok ang tulong ng gobyerno. Kung sa supply ng malunggay marami tayo, ang demand ng malunggay worldwide ay malakas. Kaya lang, paano tayo makalabas na ito ay tutugma sa standard ng ibang bansa? Diba, sa halal, yung mga halal countries. So ano yung mga requirements nila? Yun yung mga bagay na, yung packaging na dapat gagawin doon. So siguro dito na namin kailangan ng intervention ng gobyerno na makagawa kami ng produkto na competitive sa international market. Katulad ng ginagawa ng Thailand at ng Vietnam. May mga products ng Vietnam. Kayang-kaya naman natin gawin yun. Kaya lang napakaganda. Tapos yung product nila, sobrang mura. Kaya minsan mas gusto mo nang kumuha ng material sa kanila, idalin mo lang at i-repack sa Pilipinas. So, tinanong namin sila doon, ang dami palang assistance na binibigay ng government para maging competitive yung pricing ng product. Kasi, sa talino ng Pilipino, talino ng Pilipino, kagandahan ng lupa ng Pilipinas, ang ganda-ganda ng lupa natin. Di katulad ng Israel na nagumagawa pa sila ang tubig na dinidilig nila, may desalinate pa nila lahat. Sa atin, sobrang sagana na binigay ng Panginoon yung resources, and yet, hindi natin nailalabas. Yun lang minsan ang tinatanong ko, na hindi naman kalakihan ang kailangang gastos, na igastos ng mga sanayon, sa mga kanayunan, para ang produkto nila maging competitive sa international market. Unang-una ang FDA, ang aming processing facilities dapat compliant doon sa FDA standard. Mm-hmm. Medyo mataas-taas na 'yon, di po ba? Kasi if you are asking for a higher market, ang FDA. Pag gusto mong mataas na market, talagang gagastusan mo. Aanuhan mo. 'Yun ang kulang sa kanayunan. Sana kung sino man ang manalong presidente, yun na ang isa na mga, kasi ang billion dollars ang health, yung mga requirements natin for health and wellness products. Mm-hmm. Ang laki ng pangangailangan ng mundo sa health and wellness product, especially ngayon na nag-COVID. Yes. Iba nang nag-COVID, naging iba ang perception ng tao. Mindset hindi ng na tao, sa yes. Hindi na sa good dress or signature bag or what. Ang na nila ngayon, yung healthy options. Yes. Na yung pagkain mo ay dapat tama o kung saan siya itinanim. Di ba? Nandun na yung shift ng tao. So, dapat makapasok tayo doon. Yung timing ng panahon ngayon. Eto yan eh. Mga after 5 years, baka iba na ang pangangailangan. So ngayon, ang daming workforce na walang trabaho ngayon. Yes. Ang daming umuwi galing probinsya, ay galing Manila, umuwi dito. Kung yan ba naman, hindi lang po ma'am, hindi lang moringa, lagundi. Ang requirements ng lagundi, malaki. So, magpupunta na lang tayo sa agriculture talaga, na hindi na. Kasi itong mga produktong to, kumbaga, hindi to mapagkakakitaan ng kung sino man ang mag-i-sponsor na, sad to say, mga politiko. Kasi ang gusto nilang project, yung infra, kasi doon malaki ang kikitain nila. Hindi profitable yung sacrifices na ginawa nila. Samantalang kung dito, bawat isang bayan, papagtanimin mo ng ganito, kasi nasa ewan ko ma'am, hindi ko po alam kung paano, baka madaming magagalit sa akin.
Muna pong i-air. Pero ma'am, yan din talaga ang prayer ng ating programa, no? Makita ng ating mga, kung sino man yun nasa pwesto, yung kahalagahan ng agriculture. Kasi parang yun yung, ano, nawala eh. Nawala tayo sa priority. Diba? Kung makikita natin, nag-focus sa economy, nag-focus sa security, diba? Pero yung food, staple food na kailangan natin, yun yung nawala. Kaya naman naramdaman natin yun nung nag-lockdown tayo. Talagang yung mga tao naghanap kung saan sila pwedeng kumuha ng pagkain. And ito, pinapakita natin sa ating show ngayon na marami tayong ways how to produce healthy food at hindi lang yun, how to boost our immunity pagdating dito sa mga sakit na ito. Kasi COVID is just one thing. Marami pang darating na sakit. Dahil sa, syempre, ano na rin po yan eh, resulta na yan ng ating mga consequences na yan, ng ating mga nagawa sa atin, sa nature, di ba? So, bumabalik na lang po sa atin yan. So, ang binigay naman sa atin ng Panginoon is yung mga natural products that can help us to cure and boost our immunity, how to be healthy. Andyan na available na yung materials, how we will materialize it para sa ating magandang kalusugan. Ganun na lang po yung gagawin natin. And napakaganda po ng inyong ginagawa ngayon kasi hindi lang kayo nagpo-produce ng healthy na mga pagkain. Nakabigay kayo ng opportunity sa mga nanay, diba? Nagkakaroon sila ng trabaho, livelihood program po sa ating mga kababayan. Kaya nga po, hindi ako nagtataka bakit kayo binigyan ng award eh. wala naman pong ano, usually, wala ka namang maitatago pag maganda ang ginagawa. Yung sabi nga nila, kahit anong tago mo, pag medyo mabango, sisingaw. Opo. Nagpapasalamat din po kami at nare-recognize. Kaya lang, nanghihinayang kasi ang laki ng oportunidad na makipaglaban para a little share, a market share lang eh, konti lang na market share mo. Makuha mo lang sa Saudi, ang laki ng pangangailangan nila sa moringa. Halos ano, sige, pop-up lang sila ng anong ganon. Kung yan na bagay na yan, medyo nagpo-focus tayo. Diyan, aside from rice, from... Madami kasi tayong crops dito, ma'am eh. Ang ganda ng lupa ng Pilipinas. Ang ganda ng ating location, kung tutuusin, di ba? So, ma-maximize lang natin. Masyado tayong naka-focus sa politics. Saka, sad to say, ang gusto nila is yung easy money ba? Yung mabilis na pag eto yung project mo, nakikwenta mo na kaagad kung how much will you be earning. Kaya nga ma'am, sana no, sa pamamagitan po ng ating programa, mas marami pa po, maging eye-opener po ito para sa ating mga kababayan. Na sabi mo nga kanina, ang daming pamilya na nasisira dahil pupunta sa ibang bansa. Pero ang opportunity is nandito lang naman sa ating bansa. Mapalawak lang natin yung mga information na katulad na to, yung knowledge na nakukuha namin sa mga tao na katulad nyo, di ba? So kayo po isang inspirasyon sa amin. Kaya ma'am, maraming salamat po na kami ay tinugon nyo sa aming paanyaya na kayo maimbitahan sa aming programa. Salamat! Sige. Tulong-tulong nating itataguyod ang agrikultura. Kasi wala eh, ito na talaga ang pupuntahan natin. Marami ka mang pera, wala kang makain. Tama. Yan ko talaga yung gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan. Hindi importante na marami kang pera, importante may pagkain ka, nakakainin, na healthy. Kasi sabi nga, health is wealth. Nako, dapat priority natin na maging malusog po tayo, lalo na sa panahon ngayon. Maraming salamat po. At sa ating mga ka-agrikultura, may natutunan na naman tayong bago tungkol naman po sa malunggay. Hindi lang pagsahog sa gulay o sa ulam, maaari rin itong maging capsule na healthy sa katawan ng tao at makakatulong panlaban sa mga sakit. Kaya maraming salamat po ulit, Miss Luz Biminda. Ang haba talaga ng pangalan ni ma'am. Pero talagang Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Ang inyo na sakop. And I know po na ang inspirasyon na nagmumula sa inyo ay hindi lang matapos ito sa aming programa. Ito'y kakalat pa sa buong bansa. Worldwide kasama na. So maraming salamat. Salamat po. Salamat. Hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan.